May mga friends ako. Uy, 30 ka na. Makipag-date ka naman. So, sinerch ko yung girl. Pero sino ba ito, Sheena Halili? May artista ba ito? Ang dami niyang followers. Ayoko lang yung idea na makikipag-blind date. Girl, me? Girlfriend? Nga, 23 years old ako kasi nung nag-start ako maging independent. Doon ako pinayagan magmatila ng parents ko. Yung parang hindi na ako uuwi ng Pampanga, ganun. Noong 30th birthday ko, apo na hinihingi ng tatay ko. Sabi niya, my wish is sana magkaroon ako ng apo sa'yo. Parang ako, wala pa nga po akong boyfriend. Naging lawyer ako for 2 years. Hindi ko alam kung ano talagang gusto ko sa pagiging abogado. Nasa law firm ako noon, medyo pagod lang din talaga. Parang gusto ko lang huminga. Pinlano ko pumunta ng Amerika. So, bakasyon ako doon na medyo matagal. Actually, naghahanap na ako ng mga job opportunities doon. Tinitingnan ko rin kung mag-aaral ba ako. So, nung nandun ako, parang na-enjoy ko naman. Nakilala ko sarili ko, ganyan. Pero, nararamdaman ko sa sarili ko, gusto ko na rin mag-settle down. Gusto ko na rin makahanap ng home, kumbaga, put it that way. May mga friends ako, uy, 30 ka na. Makipag-date ka naman. Maingat ako kahit sa mga nagte-text sa akin, ganun, kahit sa mga pinapakila. Ayoko lang yung idea na makikipag-blind date. Grabe talaga ha, ganito ako magpaligaw, kahit holding hands, hindi talaga, o mga ganon. Pahihirap, dalagang Pilipina talaga. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na itong si Kano, Direk Kano, assistant director sa GMA, parang na lumalabas-labas kami, magkakapit bahay kasi kami sa Quezon City. So parang, uy, kain naman tayo sa labas, coffee naman tayo, ganyan. So one night, nag-coffee kami, tapos parang bigla ko talang sinabi na, sige, pa-date mo na ako. I'm ready to spread my wings and fly away. Pumunta lang siya sa Facebook, random, from A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sa J lang siya nakahanap ng single na guy. Ah, totoo? Hirap pala naman. Oo, kaya nauubusan na tayo, girl. One day, nasa Boston ako, randomly, isang afternoon, nakakuha ko message from Kano. Si Kano, parang acquaintance ko siya. Minsan nakasama ko sa isang party, ganyan. Pero hindi kami talaga nag-uusap. Basically, never kami nag-chat. So, nag-text siya sa akin, Facebook Messenger, nasa Pilipinas ka ba? Sabi ko, wala, nasa Amerika ako. Sabi niya, oh, may papadate ako sa'yo. Kaya reply ko sa kanya, parang random naman. Parang sobrang po, Carlo Kano. Parang kilala kita from college, from high school, pero di na tayo nag-usap after that eh. Tapos sabi niya, sabi ko, sino yan? Sabi niya, Sheena Halili. So, nasa J. So, Jeron. Sabi niya, ilagay mo Jeron. Uy, ano to, lawyer to ha? Sabi ganyan. Sabi ko, huwag na yan. Ako, sigurado, Inglesero yan. Sabi ko, tapos iisipin ko pa yung friends, yung family. Naku, mapapagod ako. Sabi ko, gusto ko yung medyo ano, yung parang me, oo. Parang me. Yung ganito lang, simple lang tayo. So, sinerch ko yung girl sa Instagram. Pero sino ba ito, Sheena Halili? Pagkatingin ko, parang meron na ata siya 700,000 na followers. Ito, grabe naman to. Sino to? Hindi siya, artista ba to? Sabi niya nga, kasi parang, ang dami niyang followers. Mga ano pa, swimsuit, bago pa yung Eve swimwear nun. Kaya parang, ay! Oo! Parang ano, ay! Parang chicks yun ang ano niya sa akin. Tsaka very ano naman, very decent. Decent! Tapos parang yun niya, nagkaka-recall na. Parang may kilala nga ako, Sheena Halili, ganyan-ganyan. Starstruck, ganyan. Hilig ko po talaga yung pa-cute-cute. Maganda po, cute po ako eh. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sabi ko, sige, game. Pero matagal pa ako uwi, mga 2 months pa. Sabi ko, kung okay lang, sabihin mo sa kanya, may message ko sa Instagram. So, minessage ko na siya. Tapos parang humirit pa si Carlo Kano na natatakot siya, baka Inglesin mo. Tapos, sabi ni Kano, nag-message siya sa'yo, mag-reply ka na. Anong nireply ko? Anong sasabihin ko? Tapos, ang una niyang text sa akin is AO pose. AO pose ko siya. So, natawa naman. From there, nag-ausap na kami. Pero parang natawa ako sa una niyang message siya. Parang, oy, maging komportable ka sa akin. Hindi ako yung iniisip mo. Parang ganun, parang, oy, nag-AO pose siya sa akin. So, parang ako, AO pose. So, first date namin, FaceTime, basically.
Naku, ito na nga. Biglang nag-FaceTime nang di ako prepared. Siyempre, umaanggulo na ako ngayon. Teka lang. Hi! Ah! I'm ready to spread my wings and fly away. So the whole time, magkausap lang din kami. Mag-isa ako sa Amerika, mag-isa lang din minsan madala siya sa bahay. So kami lang talaga yung nag-uusap. Na-excite na ako umuwi. Simula nung hindi ko siya nakilala, parang ayoko na umuwi. Ayoko na muna sa Pilipinas eh. Pero parang nakilala ko siya, parang mukhang something to look forward to. Pero at that time, yun, ganun pa lang muna si Sheena. Hindi ko pa siya nakikita personally. Parang siya lang yung parang sort of excitement ko para umuwi. Time na umuwi ako, galing akong US, madaling araw na ako dumating. Tapos may party dito sa bahay. Birthday ng sister-in-law ko. Surprise birthday party. So may event dito. Nung party, I was awake. Nung mga 8 o'clock, ganyan. Pero hindi ko na talaga kinakaya. Plano ko nga, iyayain na kagad siya dun sa party. Pakilala ko na kagad sa magulang ko. Wala na akong pake. Parang, di ba? Kano? Habi ko, teka lang, bakit iniimbitahan na? Sabi ko, sorry, hindi mo na, huwag mo na. Kasi parang hindi ako man ako prepared. Hindi ko naman alam pa itsura mo talaga sa personal, di ba? Pinlano namin, dapat after nung party, magkikita na kami. Around mga 9 siguro, ganyan. Wala yan, talaga hindi ko kinaya yung jet lag. Oo, tulog talaga. So nagising ako mga 12 na or mga 1. So doon yun natin next. Na parang, oy, kakagising ko lang, sorry, nakatulog talaga. Kung okay lang ba? Alis tayo kasi may promise ako sa'yo. Talagang wala lang talaga eh. Parang sabi ko nga, iiglip lang ako tapos bibihis na ako. Wala. Tuloy-tuloy na yung tulog ko eh. Ha? Tek-tek? Sabi ko magto 2 a.m. na. Saan tayo mag... Ano pang bukas? Oh my God! Makakala niyo pumayag ako pag-blind date. Ganun akong klaseng girl. Ah! Tawag ako ulit kay Kano. Sabi ko, Kano! 2 a.m. kami magdi-date. Baka saan ako dali nito, ah? Sabi ni Kano, hoy, sabi niya, maayos na tao yan, mabait yan. Sabi niya ganyan. Tsaka sabi niya, matanda ka na, kaya mo na yung sarili mo. Ang lala naman nga nung iniisip ko, di ba? Pero nag-iingat ako. Pero, pumayag ako. Ang ganda po, cute po ako eh. First date namin sa Eastwood lang eh, Pizza House lang. Yellow Cab. So lakad kami ganyan. Pagka nung paparating kami dun sa may Yellow Cab, may grupo ng lalaki. Grupo talaga, as in, ang dami nila. Parang class. Tapos, uy, si Sheena, pa-picture. Lahat nagpa-picture sa kanya. Parang, sino tong taon to? Parang, yun pala yung impact niya sa tao. Believe talaga ako na parang... Ganito lang dates natin. So, okay lang ba? Parang ganon. Yun na, patara kami sa... Yun, how the order kami ng pizza. Kahit nasa diet ako noon, kumain ako ng pizza. Ang nagpag-usapan na naman namin, it's about life. Tsaka parang kung tignan niya ako na natutunaw talaga ako. Talagang ganun siya sa akin. Usap kami about life. Tapos nun, hinatidan niya ako sa bahay. Nag-message naman siya after ulit. So everyday na, magmula that day, hindi na naputol yung communication namin. Until now, as in walang araw na hindi kami nagkita. Wala kasi akong taping noon, tapos siya, naghahanap siya ng bago niyang work. So parehas kami, marami kaming time. So parang nag-date kami for 2 months. May tatanong daw siya, ganyan, tapos will you be my girlfriend? Girl, me? Girlfriend? Ganun ako. Pwede joke lang. Sabi niya, will you be my girlfriend? Hindi mo na naman alam yung nararamdaman mo. Ang mga babae talagang kahit balik-balik ta rin ko mundo ko, may mga bagay talagang hindi ko maiintindihan dyan. Tignan mo naman yung dessert, sabi niya sa akin. Tidig.